Magandang araw ho sa inyong lahat. Nagbabalik ang inyong Mama Jackie para sa aking mga co-seniors at mga kasama sa trabaho, mga nanay na mahilig magluto. Ngayon ho ay bibigyan ko kayo ng isang kakaibang pagluluto na tungkata. So ito ho, marami nang gumawa pero bibigyan ko kayo ng kakaibang pamamaraan ko sa pagtutorta ng talong na mayroong karne. Gagamit ako dito ng ground pork. Ito yung ground pork. Ito ay around 2 pounds. Yung medyo malaman ang kukuhanin nyo. Meron ako dito 5 talong na inihaw ko. And then, pagka-ihaw, talupan nyo at palaparin nyo ng kutsara or tinidor. At tusok-tusokin nyo sa gitna para manuot or mag-penetrate ang itlog sa loob. At meron ako dito ng organic eggs na gagamitin ko later. Igigisa ko siya, yung karne na to, igigisa ko sa bawang, sibuyas, at pagka nagtotorta tayo, hindi nawawala ang kamatis. Titimplahan ko siya ng toyo, salt as needed, pepper to taste, at itong special na kaisa-isang masarap na magbibigay tamis sa torta ay ang pasas. So, yan ho ay pamamaraan ng aming ina na ituturo ko sa inyo at ibabahagi ko sa inyo. So, magsisimula tayo sa pagigisa. Gigisa natin yung pinaka-filling. So, maglagay tayo dito ng mantika. Una natin igigisa yung sibuyas. Kasi ho yung bawang eh, igigitna natin mamaya kasi nasusunog yan. So, caramelize natin to. Igigitna natin yung bawang. Okay, pagka-translucent na ganyan yung sibuyas, sunod niya na yung kamatis. Pag ako ay nagtotorta, kahit anong torta, lagi yung present ang kamatis. Yan ho ang napakasakap. Dudurog na ko yung kamatis na yan, pwede na natin ilagay ang ground pork. Ganyan ang tutubigan. So, durog-durogin nyo lang ganyan yung karne. At yung kamatis na yan, magbibigay sa inyo mamaya ng tubig. So, lagay na natin pang soya. Tulong ko ang pandasa rito. Timplahin nyo na rin na masinasangkot siya nyo at kailangan nating masangkot siya to ng todo para hindi na tayo magtagal ng pagluluto ng torta kasi lulutuin na siya, natin siya, cook through na natin siya, yun talagang luto na para itlog na lang lulutuin natin pag nagtorta tayo. So luto na yung talong, luto na rin yung filling, yung ilalagay natin meat sa ibabaw. So, timplahan na rin natin ng paminta habang sinasangkot siya natin. Lagay nyo na rin yung pasas para lumasa na yung ang paminta. Yung iba ho, naglalagay ng green peas para sa color. Pero yung aming ina, ilalagay lang ho pasas.
Ayan, tapos ang kutsahin natin, tatakpan natin. At magbabalik ko ako pagka malambot ng huwag. Pwede na tayong magsimula sa paggagawa ng omelette. Ngayon ho, i-checkin na natin kung nag-evaporate na yung sabaw niya. Ayan. Ayan ho, ganyan ho ang magiging sistema niyan. Yung talaga wala na yung sabaw. So, pero kailangan pa rin natin kulain. So, sasalain natin dito. Hangol natin dito sa salaan, sa bowl ng salaan. Ngayon, sa parte hong ito na paggagawa ng omelette, ito yung paborito ko at ginagamit din ng aming ina ang paggamit ng dahon. So, bakit to? May nagtatanong sa akin, may nagtanong, bakit may dahon? Una, yung dahon ang magsisilbing pag taga-flip over or taga-turn over or taga-biling para hindi masira at saka maganda yung kahihinat na nung ating torta. Pangalawa, nakaka-add din to ng flavor. Yung lasa ng saging sumasama doon sa torta. So, iyan ho ang purpose ng saging, ng banana leaves. Okay? So, now, ito, nasala ko na siya. Lagay na natin siya sa bowl. Alright. Now, dito ho, maglalagay tayo uli ng mantika. Alright. Kailangan natin ng mantika. At, syempre, ipoporma na natin yung ating torta. Kailangan nyo rin to. Kahit na ng platito pwede, pero ako ito, ito ang ginagamit ko. Yung medyo parang bandihadong maliit. Now, magbibitay ng itlog. Maglalagay ako dito ng mga tatlong itlog muna. Ayan. And then, ibibit ko siya. Ito, kaya ako nagbit ng particular kasi i-dredge ko yan or ilalagay ko sa ibabaw. So, in every omelette ng itlo, ng talong, magbibit din ako ng another one dito. Each torta kailangan ng isang itlog. So, ang mangyayari, ilalagay niyo muna rito yung itlog, pinaka-base niya. Ayan, lagyan niyo siya ng itlog dyan. And after that, ilagay niyo itong iporma niyo itong talong. So, gagamit kayo dito ng tinidor para mag-penetrate yung itlog sa talong. Ayan, makita niya. Bangin niyo siya lalagyan ng meat. So, lalagyan niyo dito ng meat. I'm sorry. Dito muna pala. Sorry. Ayan. Lagyan niyo dyan. Saka nyo ilalagay sa ibabaw ng talong. Ito. Ayan. Nakita nyo yan? And then, maglalagay kayo dito ng dahon. Pero, yung dahon, ilalagay nyo yung torta dito sa dulo. Para pagbibiling nyo, okay lang. Dahan-dahan lang ko lalayo kayo kasi pipitik. Ito, i-dredge nyo rin ang itlog yan. I-dredge nyo pa para maganda. Okay? So, make another one. Ito. Beat ulit. Kaya habang niluluto nyo, yung nagagawa na kayo ng susunod. Para nakakasave kayo ng time. Hindi one at a time. Damihan nyo na para masarap yung talong. Okay, so ready na yan. Lagyan nyo ulit ito as a base. And then, lagyan nyo yung talong. So, lagyan nyo ulit ito. Parang base siya. Saka nyo lalagay ulit ito.
Ayan. Maganda ho yan. Okay. Now, eto ngayon ang sistema dyan. Kukunin nyo itong dulo kapag luto na siyang ganyan. Kikita nyo naman pag luto na siya. Okay. Kunin nyo itong dulo. Baka kayo mapato, ha? Kaya nag-reserve ako doon ng space para pagka pinlip over nyo siya, okay siya. Yan. Oh, pip-lip over ko. See? Ganyan lang ho. Huwag lang kayo masyado matakaw sa apoy. Kasi pag matakaw sa apoy, susunog po yan. See? The presentation is very nice. Ngayon, pag hinangon nyo yan, lagay nyo na rito. Yan, mantika. Okay, dulo lang. Luto na yung itlog, nakikita nyo na po forma. Flip over nyo na siyang gano'n. Yan. Pwede nyo pabalik-balikin nyo. Hanggang sa maluto yung itlog. Itlog lang ho, niluluto natin dyan. Now, while cooking that one, we will make another one. Okay, ito na ho yung pangatlo. Pangatlong torta natin. Liitan natin. Medyo ano lang ho ito. Talagang marami kayong kalat. Ibabaw niyan, pwede i-drizzle. Kaya ako nag-beat ng extra. So, ito pwede na ito. Pwede niya rin yan. Puporma natin mamaya yan. At i-play up natin. Kaya natin dito sa lansa natin na maganda. Kailangan o naka-drain. Alright. So, ito dito. Ito dito. Ito dyan. At pwedeng ilagay dito sa ibabaw yan. Ayan. Wow, beautiful. Yan ho ang tortang talong ni Mama Jackie. Yan ho ang aking pinagsumikapang yariin. Sana ho naibigan nyo yung demonstrate ko ng paggagawa ng tortang talong na merong karne, ground pork. At yan ho ay napakaganda rin yung ipaghanda or ano natin sa handaan isama. So, salamat po at mag-ingat kayo sa mga subscriber ko na patuloy na sumusuporta sa akin. Maraming salamat sa inyong suporta at pagtangkili. Doon po sa hindi pa nagsusubscribe, pakiclick nyo lang po yung subscribe and then the notification bell para po updated kayo sa mga susunod kong videos. Salamat po at mag-ingat po kayo.